Hello, I'm back. Mga kapatid at kapamilya. And then, back to normal ako. Magsusundo na naman ako ng anak ko. Ang kaso nga lang, tignan nyo naman itsura ng sasakyan ko. Charan! Diba? Pati yung truck ng asawa, ang itsura niya. Yan. Ang itsura niya. Ang ganda na. Yan. So, ang background ko ngayon ay yan. So, nag-snowing siya ngayon kasi. So, dahan-dahan lang tayo kasi. Ano, ang importante naman dito is hindi, ano, hindi siya yung, alam mo yung, actually madulas dito is yung, kapag nagtubig siya, ay nagmelt siya, and then naging yellow na siya. Yun yung actually yun yung madulas. Hindi itong ano mismong snow na to. So, itsura ng sasakyan ko. Wala na akong makita. So, okay, so back to normal na naman tayo, guys. Bale. Nag-stop ako ng work ko actually 2 months lang yung naging work ko eh. Paano ba naman kasi? Sakitin tayo. So, during kasi nung general check-up ko, na find outan nila na meron akong kailangang ayusin sa sarili ko daw. Ayusin, o diba? So, kailangan ko daw magpagaling muna bago magtrabaho ulit. Okay. So, this is it, pansit. Oh my God. Tignan. Yan, binuhusan ng tubig, okay na? Okay, so let's go atras. Oh my goodness, kailangan natin magdahan-dahan, baka lumubog tayo. Tubig ang daan. Ayan. Ito yung sinasabi ko. Kapag nagtubig ang daan or nagmelt na, nanigas parang ice, madulas. Dahan-dahan talaga tayo dito. So, ayun, sabi ko nga, guys, ano, back to normal tayo, hatid sundo ng anak, dahil stop, wala pa akong 2 months sa trabaho ko, back to work, ay, back to normal na naman ako. Imagine that, wala pang 2 months, kasi yung trabaho ko, eh, ano, tawag dito, isa sa nakaka-apekto sa kalusugan ko ba, so, no choice ako, stop muna.
buti na lang ano, actually 2 months vacation ng mga bata ngayon, mga elementary. I think lahat yata. I'm not sure kung pati mga middle school and high school eh bakasyon na din. Basta panghack nila or vacation nila, winter vacation. So mahaba din ang winter vacation nila. Then kaso nga lang, yung anak ko pumapasok siya sa isang center which is free naman, hawak ng isang church, and natututo siya doon. Parang marunong naman siya or ano sa music, pero parang doon kasi at least tinutulungan siyang hasain yung talent niya sa music. So mahilig siya sa music. And then after music, diretso siya sa, ihahatid siya ng simbahan na yun or ng center na yun, ihahatid naman siya sa math academy niya, kasi pinasok namin sa math academy, hindi pa namin tinatanggal kasi napaka-importante yun dahil, oh my goodness, nabubuli kasi ang mga bata kapag ka, hindi sila marunong sa ano, kailangan lag dito actually is very lahat competition, ginagawang competition. Bale, ang hilig kasi nila mambuli eh, yun ang pinaka problema. So syempre kahit sino ayaw mabuli ang anak. Sa akin naman, lagi ko sinasabi sa anak ko, kahit hindi ikaw ang first owner, basta importante, hindi ko nakikitang bumagsak ka or maibabagsak ka. So far na naka-receive naman siya ng ano, kasi dito hindi nila binibigay dito yung katulad sa atin na first owner, second owner, pero some, I think some city or some schools sa ibang city ang binibigay is iltong means first owner, idong second owner ganun, or samdong is third owner. So dun sa school nila, actually ang kinonsider nila is yung etong sitwasyon ngayon na pandemic, usually stop and then pasok ulit ay nangyayari. So sometimes online, sometimes face to face ganun. So yun ang isang kinonsider ng school nila. So ang ginawa nila is lahat ng line of 9 ng average binigay na like very good. Hindi nila parang ang tawag natin doon sa mga ano sa Pilipinas, sila yung pinakamataas ang grade. So lahat ng very very good, yun yung mga nasa 90 plus ang average. So yung anak ko naman naka 90 plus, so meron siyang very good na certificate, which is nung graduation or ano nila, graduation rites ng mga elementary, ay yung asawa ko ang nag-attend kasi may work ako. Malinis ang daan. Kanina pa kasi siguro syempre maraming mga dumaan eh. So ito na naman magiging buhay natin. Hatid sundo kahit vacation. Kanina hinatid ko siya ng alas 10 past 10. Kasi dapat 10:10 na sa center na siya. Kaso ano tayo eh, late lagi tayo nagigising. Bakit ganon? Walang ilaw, walang wala na yung, meron. Kala ko may sira na din ang sensor ng sasakyan na to eh.
medyo madulas, parang hindi kumakagat ang preno natin dito. Ayaw kumagat kanina yung preno ko, yung sa preno ko, kaya Diyos mio. Eto, umaano siya, tawag dito. Para natuloy siyang puro putik. Pababa, hindi ko magat yung ano ko, yung tawag dito, yung preno ko. Naririnig mo dagdagdag. Ayaw ko magat ng preno. Nangyari din yan minsan sa akin nung nag-snow. Hinatid ko sa school yung anak ko. As in, pababa na kasi. Ayaw ko magat. E di, ang ginawa ko, nirelease ko na lang siya. And then, buti na nga lang walang ano, wala akong nakakasalubong. Pagka-release ko, dahan-dahan ulit akong nagpreno. Oh, dito na lang tayo ulit. Dito ulit tayo sa may simbahan, magpa-park kasi no choice tayo. Look naman, oh. Pag pumunta tayo doon, patay tayo. Mahirap kasi mag hanap ng maparkingan doon. Yan ang problema. Ngayon dito naman sa church, magparking tayo, hindi nakita ang tawag dito, yung linya ba? So dito tayo magpark sa may, ano tawag dito? Ayan, dinig na dinig ko yung ano ng ano ko eh. Dinig na dinig ko yung, dito ay magpark sa may ano ng, naka-reserve for disabled and whatever, yung mga ano. Kasi wala eh, hindi ko kita yung ano, although okay naman sa simbahan, hindi naman problema sa simbahan kung sakasakali. Ang dami nga maparkingan eh. Okay, so alright guys, bilisan na natin kasi alas 6 na, wala pa tayo doon. Diyos may yun, yung anak ko na high blood na yun. I'm not sure kung aware siya na ano, I'm not sure kung aware siya na nag-i-snow now. Nag-stop naman ang snow or doon lang sa amin na naman may snow. So, ayun guys, punta tayo doon sa math academy ng anak ko. Samahan niyo ako. Okay, so welcome back. Yan, gabing-gabi na po. Kasi ilang minuto yung nilakad ko. Dahan-dahan muna kasi sobrang madulas. So, ngayon, pa-uwi pa lang kami. Say hi! Ayan, ang aking sinundo. Sarangye ba? Hmm? Sarangye. Sarangye. Okay, so uwi na tayo guys.